Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusgan ang mga rapper na tanga. Diba? Diretso na to. Diretso na to. Walang paligoy-ligoy, boss. Diretso na to sa mga rapper na tanga. Diba? Yo, bago ako mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan na mga walang sawang sumusuporta sa atin palagi, araw-araw, gabi-gabi, hapon-hapon, umaga-umaga, diba? Ba't kasi ganun, diba? Siyempre, walang iba kundi ang Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat, Madam Alex. Papadalan tayo bukas ni Madam Alex. Maraming salamat, Madam Alex. Crown Manila ay Kuya Nico Manning sa mga solid na cup na gusto nyong, kung gusto nyong ma-score ng mga solid na cup, katulad ng mga cup nila Looney, nila Apok, Mot, Crown Manila. Egocentric kay Papa Joseph Aday, isa sa pinaka-love na love ko talagang brand owner. Siya sa pinakasolidong brand owner din, si Papa Joseph Aday ng Egocentric. I love you, Papa. At syempre, ngayong gabi at episode na to, ay ang shot ko ay Hype Beat ni Ninong Benji Rayala. Maraming salamat, Ninong Benji, sa walang sawang pagsuporta sa akin. Alam mo na yon, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y mabuting tao, di ba? Yo! Syempre, di na natin patatagalin to. Itong battle na to ay... battle ng dalawang MC na parehas hari sa gubat, si Aser at si Fangs. Di natin patatagalin to, let's get it on! Lumaban na dati sa Rapolo, ngayon lang ulit mag-rematch. Non-tournament battle to, nanalo ng coin toss si Fangs, pinili niya mauna si Aser. Tig 2 minuto dapat, pahinga natin unang banat, gubat 10! Naglaban na pala sila dati, no? Rapolo, Aser, tsaka Fangs. Bali, rematch to dito. Ngayon, tingnan natin kung sinong ano saan nila. Yo, taga lang. Bago ako magsimula, gusto ko magpasalamat kasi kahit busy, tinanggap yung laban. Para sa lahat, para sa mga gusto mag-abang ng battle na to, malaki yung ambag niya sa kultura, kaya palakpakan natin. Tol. Tangina mo! Walang ya, tang inang intro ni Aser yun. Maka ganun na rin si Pangs eh. Tang ina, gago yun ah. Ekis yun, boss. Sobra yun ah, sama nun. Pinuri si Jay Black pala, no? Kaya palakpakan natin. Tol. Sakit nun. Gago, diba? Intro pa lang, masakit na yung ginawa na yun ni Aser. Yo! Game! Yes! Di ako purong Cebuano. Ayan, sa akin na mismo nang galing. Para wala ka ng hassle, Brad. Feeling niya kasi laging inaangkin yung kanyang motherland. Sige, sayong-sayo na Cebu. Tapos kitang ma-uppercut. Titingalain mo ko habang umiiyak sa battle rap. Gubat game! Yeah! Lumayas ka, Marshall! Isama mo si Aser! Yeah! Woo! Napakagaling! Akala mo talaga mas nauna sa akin sa Cebu hip-hop scene. May nalalaman ka pa na yung bunga wag pitasin? Ano ka na, papraning? Eh, hindi ka naman namin kasama nung panahong pagtatanim! Bakit? Galing nun, no? Yung bunga, wag pitasin. Eh, di ka naman namin kasama. Di ka naman namin kasama nung panahong pagtatanim. Nalalaman ka pa na yung bunga, wag pitasin? Ano ka na, papraning? Eh, hindi ka naman namin kasama nung panahong pagtatanim. Bakit? Nasaan ka nung mga panahon? Puro banda lang yung inuuna sa sinulog. Tas kami pagtatanghalin pag yung mga tao pauwi na at matutulog. Nasaan ka nun? Huwag mo kong niyayabangan. Di mo alam sino-sino nagpagod para may tablado ang tinatapakan. Lakas nun! Di mo alam kung sino-sino nagpagod para may entablado ang matapakan. Nasaan ka nun? Huwag mo kong niyayabangan. Di mo alam sino-sino nagpagod para may tablado ang tinatapakan.
Gusto kasi neto, si Buano lang yung kasali sa hip-hop movement ang puta. Angke ng Cebu, kala mo kanya lupa. Tangina, gusto mo si Buano lang kasali? Ayaw mo sa bisita? Puta, matanong nga kita, kailan mo papalayasin si Enigma? Tangina neto, habi magpalayas, takot may makasapaw, mga nag-ambag gusto palayasin. Ganun siya katakaw, palayas ng palayas, kaya ang karmang pinataw, pinalayas tuloy si mama mo sa mundong ibabaw! Woo! Walang... Tanginan mo, dun lumanding. Tanginan nun ah. Grabe yung landing takot nun ah. Takot may makasapaw, mga nag-ambag gusto palayasin. Ganun siya katakaw, palayas ng palayas, kaya ang karmang pinataw, pinalayas tuloy si mama mo sa mundong ibabaw! Wala! Ang ina no, dun, biglang dun lumanding sa ermat ni ano, ni Fangs. Tuloy si mama mo sa mundong ibabaw! Walang rest in peace! Walang rest in peace! Walang rest in peace! Ano sasabihin mo? Ultimo nanay mo, dinadamay ko sa stage. Fuck you, ganti lang to sa ginawa mong pagdamay sa nanay ni Ren. Nanay ni Ren, may problema sa paningin. Sa battle nila, dinamay niya. Nagbagsak ng mata na rhyme scheme, hanggang daw maging pinya. Ngayon, kamusta si mama mo sa iyong kakapabida na kahit maging pinya ka, di mo na siya makikita? Damn! Mo, umangat balahibo ko doon. Ayan. Isa sa mga linya kasi ni Fangs na sumikat dati yon na yung nag-rhyme scheme siya ng mata, tapos sa dami ng mata, nagmukha siyang pinya. Inano niya yun sa battle niya ni Range. Tanginang ano to, alam mo yon parang sobrang tagal inipon ni Acer tong pagtitimpe o humanap talaga siya ng eksaktong panahon bago niya labanan si Fang siguro. Tapos eto na yon parang tanginang angulo yon walang ya. Na kahit maging pinya ka, di mo na siya makikita. Tangina, umangat balahibo ko doon. Sobra yon sobra. Nanay ni Range, may problema sa paningin. Sa battle nila, dinamay niya. Nagbagsak ng mata na rhyme scheme, hanggang daw maging pinya. Ngayon, kamusta si mama mo sa iyong kakapabida na kahit maging pinya ka, di mo na siya makikita? Then, parang dun pa lang tapos na. Sobrang lakas nun. Wala nang setup o walang wordplay na nagganap. Tangina. Real talk yung inano. Grabe. Hanggang daw maging pinya. Ngayon kamusta si mama mo sa iyong kakapabida na kahit maging pinya ka di mo na siya makikita. Sigaw ka, emergency! Mga bar ako masiksik pa sa jeep na 13C. Yeah! Samantalang sa'yo, nakakabobo. Tulad nung battle nyo ni Marshall B. Mangiyak-ngiyak na ako kakatawa, munti ka nang magka-allergy. Sabi niya, reseta ay Ingles na rema. Ni rhyme niya sa tenga. Fangs, di ganun. Yung Tagalog ng rhyme, rima yun. Sana maintindihan mo't mauntog ka. Kung di ka sure kung rima o rema, dapat ginamit mo tugma. Napakabaho ng lines mo kapag kinalkal. Nakakasulasok. Yung letter E at letter I, di niya alam saan ipapasok. Hindi to diskriminasyon. Ito'y sampal sa iyong pasabog. Bibilhan din kita ng barong na magamit mo ng maayos ang Tagalog. Ay na, yung mga ribat ni ano rito. Yung mga linya ni...
Acer dito, puta, galing pa dun talaga sa mga pass battle ni ano ni Fangs. Game. Kaya ang lakas lalo ng impact dahil alam nung tao yung mga lines na yon. Dati, idol mo ako. Ngayon, turing mo na lang, Dayo. Ngayon, puro ka ako mag-aangat ng Cebu. Samantalang dati, tayo. Sino nga ba gumagatas sa Cebu? Isipin mo maigi. Sino sa atin may movement na puro pansarili? Ako ang dahilan ba't natuto ka magsulat? I-deny mo man ngayon. Pinangarap mo maging ako na may halong inggit yung ambisyon. Ako yung lumabas sa salamin sa album mong ginawa nun. Ngayon bumalik sa'yo lahat na makaharap mo refleksyon. Kailangan mahigitan ni Fangs yung round 1 ni Acer. Sobrang lakas ng round 1 ni Acer. Pakiramdam ko parang pang round 3 dapat yun. Sobrang lakas eh. Hingga natin round 1 ni Fangs. Check! Sobrang tagal naging tahimik ng kagubatan kasi di naririnig ang laman loob pag sumigaw. Lalong bumabangis lang din yung mga hayop pag nagutom at nauhaw. Ang rason, malalim kung bakit sa Leon ang hinain ay ikaw. Sapagkat di na kailangan na luto ng 3GS kung kakainin ko ay hilaw. Bawal sa gubat ang apoy. Bangkay mo'y manglalamig, sulitin mo ang ginaw. Kukumutan at babalutin ang kulay pula, tumayapilido na dilaw. Kaligtasan mo nung pinalayas kita, kapahamakan na nung bumalik at naligaw. Oo, hinintay kita sa ahon, pero ang tapang mo ang hindi lumitaw. Kaso, tuluyan tong mawawala at okay naman yung ano, okay naman yung entrada ni Fangs dito. Kaso nga lang parang para sa akin masyado nang gamit na gamit yung ganun, yung mga Leon, yung mga ano sa gubat eh. Para sa akin masyado na siyang gamit. Hindi katulad ni Acer, round 1 pa lang wala siyang ganun, wala siyang tungkol sa gubat o ano. Okay naman pero hindi ganoon kalakas yung ano siguro gamit na masyado yung mga Leon, yung mga reference ng gubat. Tuloy natin. Hindi na matanaw. Kaywa ko ibilin bisag bukog, di uso sa akong lasang ang igo ramot ilaw. Ako ang Haring Leon. Ano? Nakakaumay na ba set up? Kahit kainan o barilan, alam mong punteriya ko pa rin ay utak. Kasi kung pipilitin ko pa sa Bisaya yung kahulugan, magiging patayan pa rin yung sulat. Vladimir Putin ako rason kung bakit nagkakaroon ng gubat. Kaya bang! 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 Ganyan gumawa ng round. Dapat butasin yung noo. Hayaan yung puso na hihirapan at kalasin yung bungo. Saratrat yung katawan lasog-lasogin. Yawa, ganun ako magbuo. Galing ka sa lupa na to, tanggapin mo dito ka rin magiging abo. Kaya gusto ko kay Fangs yung ano eh, yung kung paano niya i-deliver yung mga lines niya. Gusto ko yung ano niya, yung technique niya sa pagde-deliver ng sulat. Putol! Dito yung buhay mo na may sukat. Kung tingin mong mananalo ka sa akin, sa panaginip mo na lang yan imulat. Kapwa magkapatid ang nagpapatayan,
kaso ulo mo malalagay sa ulat. Ganun ang leon magrebelde. Patay ang hayop sa nangyaring gubat. Sa gubat! Ina mo! Hindi, ano yun ah. Hindi nag, ano yun ah. Baka may ibang meaning pa yung gubat, no? Sa kanila. Di ko alam kung anong meaning pa nun. Sa gubat! Ina mo! Sa wakas! Nagkakahulugan na rin ang salitang enigma pambihira. Gusto mo matunog yung laban pero binigay mo mahina. Ito na ba pampainit? Sindi kandila para sa namatayan ng karir at ulila. Walang hiya kayawa kung ganun ginawa mo kung third eye para may kita. Pero business is business. Kailangan niyang kumita automatic. Nagmukhang cheque yung kalaban kasi kailangan ko pasulatan para magkakapera na si Arik. Yun lang ang paraan para magkaroon ka ng kwenta. Kasi sobrang sikat na ng mga kasama mo. Tila nag-iba ka ng landas. Napunubiyahin ng 3GS. Ikaw yung hindi pinaangkas. Kung usapang Cebu, naging kampiyon na si J Black. Dinala yung laro sa ibang antas. Sobrang pangit ng ugali ni Enigma. Ginawa pang gatong tumpo nung walang bunga mapitas. Pero gusto mo sumikat ulit? Umasa ka. Hindi pa tapos ang palabas. MZ tulong. Nasa liig na ni Aser yung lubid. Pakihila pataas. Malakas din yung round 1 ni Fangs. Para sa akin, hindi naman siya tinulugan. Yung mga, may yun lang, yung sa gubat lang tinulugan. Pero para sa akin, hindi umabot yun sa sobrang lakas ng round 1 ni Aser. Sa intro pa lang, yung insultong akala niya siya yung pinupuri, puti si J Black pala. Para sa akin, round 1, Aser yun. Katulad nung sinabi ni Fangs, yung tungkol nga dun sa gubat-gubat, ano, umay na ba? Parang yun yung napansin ko na parang gasgas na masyado gamitin yung mga leon o hari o sagubat yung mga reference na ano. Pwede naman siguro kung ibang kumbaga kung may bagong flavor na ilalagay. Pero pakinggan round 1 para sa akin Aser yun. Pakinggan natin round 2. Pinirmahan niya daw yung cheque. Kaso dun siya pumirma sa trash. Paano magwi-withdraw si Enigma sa bangko? Pera niyan, cash. Tsaka dinadamay mo yung apelido kong Dilaw. Ha? Dinadamay mo si Papa ko? At least pinanindigan ako ng Papa ko. Parehas lang yung rhyme, pero masakit. Sige, namnamin mo. Round 2, gang? Pero bago ako magsimula ng round 2, may tanong lang ako, brother. Bakit lagi mo sinasabing niligtas mo si Enigma at yung liga kada battle? Niligtas? Yung liga? Ang daming bukol ni Enigma! Real talk, di ba? Huwag kang sinungaling. Hindi yun ang totoong nangyari po doon. At Fangs, hindi ka kinikilalang tagapagligtas ng pamilya Yuson. Kinuwento sa akin ni Enigma. Ito yung mga kaganap. Hindi ka kinikilalang tagapagligtas ng pamilya Yuson. Gago. Kinikilalang tagapagligtas ng pamilya Yuson. Kinuwento sa akin ni Enigma. Ito yung mga kaganapan. Bago ang pangyayari, maangas, pasikuting at makulit. Nag-CR ilang minuto bago ang bugbugang malupit. Nakarinig ng komosyon, lumabas siya naggalit. Nung nakitang 20 yung kalaban, nag-CR siya ulit. Pero seryoso, balik tayo sa local scene. Minsan mo nang niyabang sa akin yung kanta niyong Papel. Ang lupit. Wala akong masabi sa MV. Shout out sa nag-direct. Kaso lang, yabang ng yabang. Mga linya niya daw doon, mausay pagkakakabit-kabit. Kaya naman naging maganda yung structure, may kasamang architect. Walang leon-leon sa akin sa gubat. Lahat maamong animal. Animoy leon laban kay Tarzan. Nagpapatiwakal. Ako pa rin ang nasa taas ng herarkiya. Panggap ka lang hangal.
paano ka naging hari kung kapantay mo lang, Marshall? Nagtagpuman tayo sa gitna, level pa rin natin magkalayo. Bugbog ka sa akin sa gubat, kada bitaw, kada bayo. Basag-basag ang iyong bungo sa pinsalang natamo na kahit yung business mong construction, di ka matatayo. Kaya magpabangon sa iyong inayat. Wala ka na palang nanay, kaya magpatulong sa iyong ta. Wala ka na palang tatay, ayoko silang idamay. Baka sabihin, bully nga ba to? Ang masasabi ko lang ay, buti nga sa'yo. Ang sakit sa pakiramdam na tawana ng mga tropang napili, tas uuwi ka pa sa bahay na walang ilaw at haligi, kaya kailangan kita patayin, pati mga kapatid mo bro, para matupad yung gusto mong magkita-its ulit kayo. Anong gustong palabasin? Ako'y gustong palabasin? Eh kung di ka pa nga niya pinilit, ako'y ayaw palabasin. Bumalik ka sa gubat kasi walang nag-aangat? Ako umalis ako sa gubat kasi walang makatapat? At nakakakain lang daw Cebuano pag may battle to, wow. Pues ngayon makakakain ulit sila, no doubt. Tatlong taon silang gutom, malamang ito ay sold out kasi itong pusa sa harap nyo, gagawin nating siopaw! At pag wala ka na, ako nang bahala sa siota mo, huwag kang mag-alala. Kakantutin ko siya hanggang yung puday niya maging mamaga-maga. Dog style helicopter 69 o kaya yung nakapatong din. Walang makakaawat sa amin kasi layong king. Pasok yun. Walang makakaawat kasi layong king. Yung nakapatong din. Walang makakaawat sa amin kasi layong king. At wala ka pa palang talo sa gubat? Pues ito ang buena mano. Duguan kat mabibirginan. Masakit to gago. Pero mali ka kung tingin. Hangad ko dito panalo. Bumalik ako sa gubat kasi na-miss ko yung liga pati mga Cebuano. Okay tong round 2 ni Acer para sa akin. Kaso nag-umpisa sa jokes eh. Nag-umpisa siya doon sa jokes. Okay din naman. Pero nung nag-switch ulit siya doon sa mga magulang. Okay din naman. Pasok pa rin naman. Kaso mas malakas talaga yung round 1 niya para sa akin. Parang mali lang ng pagkakalagay. Dapat ito yung round 1 at sa round 2 yung ano. Pakinggan mo natin round 2 ni Fangs. Rematch. Oo. Kasi tinalo na ako ni Acer 10 taon na nakaraan. Naging kampyon to ng tryouts. Inspirasyon. Umpilit natin babalikan. Pero, iniwan mo yung bangka. Tila napagod ka sa pagsagwan. Sa kagustuhan matawid yung dagat ng kasikatan sa 3GS ka naghanap ng kapitan. Ganda nun ah. Ganda nun, pasok yun. Tila napagod ka sa pagsagwan. Sa kagustuhan matawid yung dagat ng kasikatan sa 3GS ka naghanap ng kapitan. Kaso, binaha kami ng suporta na kahit nino man, hindi kami nagpapatali. Ito ay gante ng panahon, pinagmamalaki na yung batang tinatawag mong may gatas pa sa labi. Putang ina mo daw, sabi ni Noah, huwag ka na dito magbabaka sakali. Wala nang lugar sa barko yung mga katulad mong hayop sa ugali. Ito maganda. Ito ang ganda na yung entrada ni Fangs dito. Yung mga hayop ang ugali. Balimbing! Balimbing si Acer harap-harapan. Marahil ulo malaki. Kinalimutan yung kinabukasan dahil sa mga nangyari sa gabi. Sige, kainin mo yung double time pati katotohanan na hindi mo maari matanggi. Wala ka sa lugar kung may gusto kang ipaglaban. Tagamasbati ka kasi. Ngayon, ibabalik ko sa'yo salita mong binitawan. Maghanap ka na magiging kakampi. Oo, hindi la si Lune magaling sa Cebu, Acer. Marami pa kami. Sinabi nga pala ni Acer yun, no?
Anong feeling na hindi ka kasali doon? Masakit. Masakit. Real talk. May iniwan ka na mensahe. Nung tayo ni Lil Jan nagkasalubong. Sabi niya, Fangs, kailangan natin taga Manila para mas maging marunong. Kinain mo yung pagiging Cebuano pride. Maibsan lang yung sinapit mo na gutom. Nakakalungkot lang isipin na pareho tayo Bisaya. Pero ikaw ang nangangailangan ng katulong. Sobrang hilig mo magbuhat ng bangko. Tas sa battle rap mo sinasalin. Ginambala mo yung laman dagat at jellyfish. Magmukha ka lang malalim. Ako, mag-isa ako sumulat. May agwat kung ikukumpara natin. Mas bagay sa'yo pusit kasi yung tinta mo sa maraming kamay ng galing. Tangin na, tangin na. Mas bagay sa'yo pusit kasi yung tinta mo sa maraming kamay ng galing. Parang ina niya nagpapag-ghostwrite si Aser. Tsaka ang ganda ng punto niya. Ganda ng mga punto niya. Parehas tayong Bisaya pero ikaw yung nangangailangan ng katulong. Kumpara natin, mas bagay sa'yo pusit kasi yung tinta mo sa maraming kamay ng galing. Kaya ang dapat sa'yo, patayin. Wala na maging tutol pa. Manalo o matalo, pareho naman tayo may makukubra. Pero pag natalo ako, tatanggapin. Matuto para sa susunod uubra. Pero pag natalo kita, masakit. Kasi buong grupo mo tutumba. Ayaw mo sabihin sa akin, takot ako masapawan. Fuck you, di na tinuod, bay. Tinakbuhan mo sarili mo lugar kasi walang karera maibigay. Para maabot yung kinang... Tangino mo. Tinakbuhan mo yung sarili mong lugar kasi walang karerang maibigay. Pawan, fuck you, di na tinuod, bay. Tinakbuhan mo sarili mong lugar kasi walang karera maibigay. Para maabot yung kinang sa pangalan, way batasan, Cebu yung ginawan tulay, gusto mo ba talaga yung ginto mahawakan? Doon ka sa Masbate maghukay. Kaya kung napansin nyo, wala akong inulit na anggulo, doon kami naiiba. Kasi aanhin ko yung maraming suntok, kung layunin ko lang ay makaisa. Hindi ko binasag yung ilong mo. May awa ako natitira. Pinapasulit ko pa rin sa'yo ang huli mong hininga. Malinis to. Fangs to. Puta, mas malakas tong round 2 ni Fangs. Para sa akin. Ganda ng mga angulo niya tungkol sa 3GS. Tapos yung pagtakbo mo sa Masbate. Tsaya yung pusit. Yung tinta mo galing sa maraming kamay. Mas maganda tong round 2 ni Fangs. Para sa akin, itong round 2 kay Fangs to. Pahingan natin round 3 na sir. Parehas nakaisa na sila. Bringing yes, tasty and balanced diets. Magic sarap. Within pag reach nanalo rito Philip... yung alanganin, yun ang magic sarap. Uy! Game ba? Para sa akin, may tag isang round na sila. Ako si Fangs. Haring Leon, rapper na malakas, pero takot kapag binigyan ng battle sa labas. Maong lipay kay ka, kaya to ang battle sa imong home court ron. Ako, malipay rako kung makagawas na kasi imong comfort zone. At wala akong pake kung idamay mo yung mga talo ko sa isa buhay para lang makadali, tsaka ka na magsalita ng ganyan pag di ka na takot makisali. Alam na mga tunay, mga legit sa kultura, ako nakikipaggera, ikaw nag-aabang lang ng resulta. Yung mga bilang ng laban mo sa flip-top, wala pa sa kalahati ng mga araw na pinagpuyatan para lang may mabahagi. Yung pinaglalaban mo lang kasi, puro akin tong lupa. Ang nakakatawa lang, Pangs, wala namang kumukuha. Lalaban ka sa Tagalog para sabihing inaapi mga Bisaya? Grabe sila. Pero alam mo, naging hipokrito ka lang kasi gamit mo lingwahe nila. Kaya ngayon mo patunayan na mahal mo ang wikang Cebuano at ayaw mo magpasakop. Next battle mo sa flip-top, dapat Bisaya, ha? Hindi na Tagalog, pero putang ina. Kakawawain lang to ni J-Black sa Bisaya Conference.
Papatayin lang to ng jokes ni Fonger kung di niya lang diniskubre mga elements. At kung sa music, patay to kay Range. Million hits kada bago. Sila yung dapat may corona, may ebidensyang makikita yung tao. Samantalang ikaw, isa kang self-proclaimed. Wala kang titulo. May pahari-hari ka pa. Tagabuhat ka lang ng hollow block sa inyo. At mas love ni Enigma si Fonger sa'yo. Yun ang kailangan mo tanggapin. Di lang yun umaattend ng battle, pero pag inutusan, may lechong dumadating. Pero seryoso, magbisaya sa ugamay, bahala di kasabot si Arik. Basi na anapod kay excuses maong imong round static. Ha? Basi na anapod kay excuses niya, di ko ka ba lumuhot Tagalog. Pero kung binisaya ni Peldihon di ka matik, magpustaanay na lang kasrapolo kay Peldihon di ka balik. Sabi nila sa akin ay mag-ingat daw ako, baka kasi mabasag ako ang bungo. Sabi ko ay ayos lang wala akong pake sa tinatawag nyo dito na idolo. Ngayon magwawala ako kung sino ang ngaharang talagang mababasagan ng bungo. Alam ko na Miss Nutolica, pasukin natin ang makumakumakulay kong mundo. Tatlong taon na nawala, kalamoy kinalaong na ang mga pyesa. Marami na ako nadala, di kapagatian natin dito sa lamesa. Bumalik ako sa gubat, hindi lang para makiusap, kundi para patayin mga peke magaling mga sagabal na sa pag-usap. Tara, pakitaan ang mga balimbing. Kala mo mga magagaling din nung ako dumating ako na anaging king. Talagang may narating, papakita ko kung paano gumawa ng mga bara na hindi mo kaya maarok. Nauti mo hangin sa lalim, may tangin na dito rin to maabot at kahit basic lang yung flow, pumalakpak sabay-sabay. Papakita ko lang kung paano ko dati pumatay. Kitang-kita naman ba'y kahit na wala pang beat sa sobrang wak ng kalaban, mas pinili ko magigtang ina. Alam ko na lagpas-lagpasan ka sa oras kasi punchlines mo madalang. Ako sakto lang kasi ayoko na yung oras ko sinasayang. Delikado kapag tumutok sa pultong gago. Walang mabangis na hayop sa asintadong mga ngaso. Pag tumapak na pa ako sa lupa, ika'y magtago sa libleb. Ang magiging pampatulog mo ay bala sa libleb. Kahit magtulong-tulong pa lahat ng animal, para ako ay madikdeb. Kahit magtulong-tulong pa lahat ng animal, para ako ay madikdeb. Lalabas lang ako mabigat kasi sila ay yung bit-bit. Tignan muna natin round 3 ni Fangs. Yo, check! Pareho kami nag-release ng album. Kaso may dapat kayong alamin. Sakto yung title mo, walang permanente. Kaya siguro tanggap mo na rin na yung album ko nasa barracks habang sa'yo hindi pinapansin. Walang hustisya pagkamatay ng kanta mo. Sisiw sa salamin. Galing, no? Walang hustisya yung pagkamatay ng kanta mo. Sisiw sa salamin. Sisiw sa salamin yung pag naglalagay ng gustong hustisya o makonsensya yung ano. Tapos yung sisiw, basic sa salamin. Sa salamin, parang basic lang. Yung album na ginawa mo, basic lang sa salamin. Kumbaga, hindi umabot dun sa salamin. Napaka-basic. Sisiw sa salamin. Kasi yung title ng album ni Fangs, Salamin. So may dapat kayong alamin. Sakto yung title mo. Walang permanente. Kaya siguro tanggap mo na rin na yung album ko nasa barracks habang sa'yo hindi pinapansin. Walang hustisya pagkamatay ng kanta mo. Sisiw sa salamin. Huwag kang umas ng easy meal. Hindi ka nasisikat dahil sa panalo. Mananatili kang dihado kung sa narating tayo magtatalo. Huwag mong iwan yung awa sa tao na nawala ka dahil magtrabaho, kasi ako nagawa ko mag-rap habang nagiging milyonaryo. Real motherfucking talk. Nakakaawa ka. Naabot mo na yung apex, kaso nananatili ka sa baba at nakahandusay. Nagkamali ka ng sukat, puro na pa ako yung pangakong magkakampyon ka sa isa buhay. Ako, binaliwala ko yung titulo.
kasi yung mga panalo nagawa kong isa buhay. Sige, yung mga sinabi mo ibaon natin sa limot. Habang kasama ka sa hukay, kay dinakanamok hinahanglan diridong, paminawa na og tarong. Sobrang lakas na ng Cebu kaya naging patas nung kami ni Marshall na nagsabong. Teka lang, teka lang. Sabi ko, sisiw sa salamin, pako, sukat, hukay. Bakit hindi mo nakuha yung punto na kapatong? Ginawa namin ni Marshall yung tabla para maghihigaan ka na kabao! Magpahinga ka! Magpahinga ka! Habang meron na pala, bangkay mo na rin ang bahala kung paano yung lupa tataba. Matapang ka! Sige, tanggalin natin yung takot sa dibdib. Papakain natin sa daga. Ngayon, wala nang kaba si Aser pag sinabi kong tibok ng puso niya na wala! Kaya libeng! Kasi kailangan yung lupa para makapulot ng aral na pwede matutunan. Ngayon, yung bakanting kabaong nagmukhang flip-top. Kasi nga natauhan. Hindi ba bahag buntot ko sa'yo, mas lalo lang din akong ginanahan kalaunan na kailangan muna kitang patayin at maging multo para lang katakutan. Multo, katakutan, walang silbi. Pagpapakita mo dito, mata ko'y hindi mata ng aso. Pag nilaliman ko pa sa alpabeto, lulutay yung pangalan mo sigurado. Tara, inom! Kakaiba ako magdiwang pagkatapos maglampaso. Kasi kailangan muna ng patay para gagalaw yung baso. Kaya pasensya na. Tangina mo, bakit ka apir? Di ka tuloy inapiran. Gagalaw yung baso. Pasensya na kung pinatay ko yung idol nyo, may compliment pa rin after kasi sa libing mo lang maranasan yung salitang ang lalim na ni Aser! Maumpalihog kog ingon sa taga-Masbate nga namatay kandili pahanas. Nituyog uli si Marshall bisagwa sa'y battle para tabunan ka og balas! Ngayon may nang lamig dahil sa mainit ko na pagtanghal. May kalalagyan labi mo dito hanggang Sibuan, hanggang kamatayan yung Sibuano magmahal. Kaya salamat sa lahat ng pumunta, nakikilibeng at nakikidasal. Anigma, time na. Maawa ka kasi mangangamoy lang yung patay kapag pinapatagal. Ang inang laban yun. Para sa akin, para sila magaling sa round 3, pero para sa akin, mas maraming lumanding na punchline dito si Fangs. Mali yung pagkaalagay ng rounds ni Yasser dito. Sana yung round 2 niya yun yung round 1, tapos yung round 3 niya yun yung round 2, tapos yung round 3 yung round 1. Mali lang siya ng pag-aapwesto eh. Para sa akin kasi naubos yung oras ni Aser dun sa pagrarap niya nung may palakpak nung tao. Parang nakaubos ng oras yun eh. Pag binasihan ko kasi rito yung punchline, ang daming mas lumanding na malalakas na suntok ni Fangs dito. Parang sila nagbisaya pero sa pagkaka sa pakiramdam ko mas malalakas yung binitawa na Bisaya ni Fangs dahil yung sa reaksyon ng tao pa lang maano mo na eh. Tsaka yung ibang punchline niya ang ganda. Yung anlalim na ni Aser. Para sa akin round 1 Aser, 2 and 3 Fangs. Pero pakinggan natin kung anong boto ng Horado. Bubat 10, Fangs vs. Aser,
para sa akin, panalo kayo lahat doon. Magiging ulit para sa kanilang pareho. Pero po, tanong urado. 3-2. Magigay! Puta dikit! Okay, pahinga natin. Para ay fangs! Okay. Fangs, fangs talaga. Masahin. Ang lakas nung round 1 ni Acer, putang ina pa. Pakiramdam ko, pang round 3 yun eh. Kung yun nilagay niya sa round 3, kayang burahin nun yung all 3 rounds ni fangs, pakiramdam ko. Kumbaga, huling banat niya na yun eh. Kumbaga, sobrang lakas kasi nung huling ba. Kailangan yung pinakahuling ibabato mo, yung kasi yung matatandaan ng tao. Wala. Tsaka yung tatapik si Acer, no? Hindi siya tinapik ang tangin na parang napahiya din si ano ron, si Acer. Acer, 1 tsaka 2 binigay ko kay Acer. Tingin ko, ang kinalamang ni Acer doon kasi yung material na gamit niya pang pampanalo eh. Yung tingin ko na ginamit na material ni Fangs naman kasi parang sasabihin ko muna yung gusto ko. So medyo nakulangan ako sa kanya sa mga punchline. Mas marami at mas mabigat yung mga nagamit ni Acer. Pero ang pinakamalakas na round sa akin na nakuha ni Fangs eh yung round 3. Para sa akin lamang na lamang talaga siya. Pero 1-2 kay Acer ako. Yo, Ilaya Uprising, shoutouts sa Kapolong Chopping Style. Isa ako bumoto sa kay Fangs. Pero actually, yung boto na yun, sobrang as in 0.5 lang. Kasi upang inaan lakas pareho, parang tama lang yung decision na 3-2 yung decision nila. Pero upang inapukukan, sa totoo, gabuhok lang talaga. Gabuhok lang yung lamang. Pero shoutouts kay Acer. Sobrang hirap i-decision pero putang ina. Shoutout sa kanilang dalawa, panalo lahat doon. So, si putang na napakahirap yung judge nun. Pero binigay kong boto, round 1 kay Acer. Round 2 Acer, plus round 3 Fangs. Pero yung round 2, bigit na siguro, bumasin na lang ako talaga sa battle wise dahil nga may issue. Siguro, mas connecta lang lagi kay Acer kada round. Kaya doon yan, kung doon yung napagbasaya na sa kanya yung 1 and 2. Tapos nakabawin sa napansin ko kasi kay Acer, sa round 2 umulit siya ng angulo dun sa magulang eh. Sa mama. Napansin ko eh. Kumbaga, mas malakas na yung nasabi mo nung round 1 eh. Kahit hindi mo na siya ulitin dun sa round 2. Kumbaga, ano na yun, nakadikit na yun sa round 1. Round 3. GL. Passion Truth, alas 4, kaboto ko Fangs, first round parang Acer sa kanya. Round 2, mas tumatak sa akin yung kay Fangs. Round 3, deciding factor, talagang kahit sino pwedeng manalo, pero para sa akin, nakuha ni Acer. Siguro dahil siguro sa recency bias or siya yung huling bumanat, mas tumatak siya. Pero either way, pwede rin kay Acer, pero sa gabi, ngayong gabi, Fangs. Okay. Yun, si GL nga. Para si kami na ano ni GL. Para si kami matalino eh. Hindi yun, para sa akin, 2 and 3 talaga Fangs yun. Pero yung ginawa ni Acer sa round 1, putang sobrang lupit nun, sobrang bigat nun. Yun, hanggang dito na mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out!